Magandang umaga po. I'm so glad we can have Young Adult Retreat by face to face. I think it's amazing grace of God. At masaya po ako na tayo po ay nagkaroon ng ganitong face to face Young Adult Retreat po. And God allowed the good weather condition for today. At pinahintulutan ng Diyos yung napakagandang condition po ng ating klima. I convinced this Young Adult Retreat can be a great opportunity to improve your Christian life this year. At naniniwala ako na sa magitan ng Young Adult Retreat na nito ay mai-improve ang inyong paumuhi Kristiyano sa taong ito. So I really hope you can incline your ear to the word of God this time. Kaya ako ay talagang umaasa na sa oras na ito ay inyong ikikiling po ang inyong mga pandinig. Okay, before we start, let's pray together. Kaya bago tayo magsimula, tayo po ay sama-samang manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal at mabagin naming Ama, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Especially thank you for calling us when we are still young. At salamat din po sa pagtawag sa amin nung kami po ay nasa kabataan pa. God allowed our youth time to glorify our Lord. At pinahintulutan ng Diyos yung aming panahon ng kabataan upang maluwalhati ang Panginoon. Even though we have a lot of temptation in this world, let us more endeavor to gather together in church. Kahit na napakarami ng mga tukso sa libuto, nawa pagsumikapan po naming magtipon-tipon sa loob ng church. Especially this time, God allowed a great chance we can have Young Adult Retreat. Lalo na sa oras na ito, binigyan yung magandang pagkakataon na kami po ay magkaroon ng Young Adult Retreat. We are learning the Word of God with the title, Give Me This Mountain. At pinag-aaralan namin ang salita ng Diyos na may pamagat na ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. We know that there are a lot of mountains that God committed to us. At nalaman namin na napakaraming mga lupaing maburol na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. Please use us as the instrument of the gospel to overcome many mountains. At nawa bigyan kami ng pagkakataon na mapaglabanan ang mapagtagumpayan ang mga mabulupaing maburol na ito. This time, please open our heart and ears to the Word of God. Kaya sa oras nito, pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. Let us understand your will to do the Word of God. Nawa mo, nawaan namin ang iyong kalooban sa magitan ng salita ng Diyos. Let us determine our heart to do the Word of God. Nawa magpasya kami sa aming puso sa magitan ng salita ng Diyos. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Kaya mula sa oras na ito hanggang sa simula hanggang sa matapos ay umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, at first let's open to the Bible, Joshua chapter 14. Una, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Joshua, Kapitulo 14. Chapter 14, verse 12. Kapitulo 14, versikulo 12. Okay, today we don't have much time, so let's try to find the Bible verse quickly. Kaya okay. Ngayon wala po tayong sapat na oras, kaya hanapin po natin ng mabilisan po yung Bible verse po. So I will not give enough time to find the Bible verse. Kaya hindi po magbibigay sa inyo ng sapat na oras upang maghanap po ng Bible verse. Please find early. Kaya pakiusap, hanapin niyo po agad. Okay, 14 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maborol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga Anakim na mga lungsod na malalaki at may pader. Marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at may tatawi ko sila naggaya ng sinabi ng Panginoon. Maybe you remember this new year, we started with the slogan, Enlarge My Territory. Marahil naalala niyo po sa nakarang New Year's Retreat ang ating tema na palawakin ang nasasakupan ng Ebanghelyo. Yeah. To enlarge the territory, we need to get the mountain that God committed to us. Upang mapalawak po yung nasasakupan, kailangan nating
mapuntahan po yung lupaing maburol na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. That's why this Young Under 33 slogan, give me this mountain. Ang slogan po ng Young Under 33 na ito ay ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. Maybe every time you need to shout, give me this mountain. Marahil palagi niyo pong isisigaw ito na ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. I think it's really a beautiful word. At sa tingin ko, ito yung isang napakagandang salita. Yeah, give me this mountain. Ibigay mo sa akin ng lupaing maburol na ito. Especially, it's a really beautiful word to save the young adult brethren. Lalo na napakagandang salita nito para sa mga ligtas na kabataan. Don't you think like that? Hindi ganito din po bang inyong inisip? Beautiful word? Magandang salita po ba? Yeah. What's the mountain? Ano po ba yung lupaing maburol? Of course, the mountain is not the physical mountain. Siyempre, yung lupaing right? maburol po, hindi yung physical na bundok. The mountain is the lost soul that we have to evangelize. Yung lupaing maburol po, yan po yung ligaw na kaluluwa na kailangan nating ma-evangelize. That's why we have a lot of mountains. Kaya napakarami right? po nating mga lupaing maburol. But the mountain was given by God. Pero yung lupaing maburol na ito ay ibinigay ng Diyos. God committed the mountain to us. At ipinagkatiwala ng Diyos yung lupaing maburol na ito sa atin. When you get the salvation, you can have a lot of mountains. Nung kayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, meron na po kayong maraming lupaing maburol. At first, your family can be your mountain. Sa una po, yung inyong pamilya, yun yung inyong lupaing maburol. Your relative, right? Your relative. Ang inyong mga kamag-anak, your friend, ang inyong mga kaibigan, your neighbor, ang inyong mga kapitbahay, your barangay, ang inyong barangay, your municipal, ang inyong munisipyo, your city, ang inyong bayan, your province, ang inyong probinsya. Isa pa? Ano? Ano po yung isa? Whole the Philippines is your mountain, right? Ang buong Pilipinas po ang inyong buong lupaing maburol. Yeah, God committed this mountain to us. At ipinagkatiwala ng Diyos ang lupaing maburol na ito sa atin. As I know, Philippines has 81 provinces. Gaya ng aking nalalaman po, ang Pilipinas po ay mayroong 81 na mga probinsya. It's a lot of province, right? Napakarami pong mga probinsya. But our church, there is our church only in some province. Pero sa ating church po, may mga church lamang po sa ating iilang probinsya. Yeah. Still, a lot of province, they don't have our church, right? At nanatili po, marami pa rin mga probinsya po yung wala yung ating church. It means we still have a lot of mountain that we have to overcome. Ibig sabihin, marami pa rin po tayong lupaing maburol na kailangan po nating mapagtagumpayan. Do you think it's a great burden? Sa tingin niyo po ba, iso po isang malaking pasanin? Don't think it's a great burden. Huwag niyo pong isipin na ito yung malaking pasanin. It's a great opportunity, great chance. Ito po yung napakalaking pagkakataon po. Yeah. It's a great chance. You can receive a great reward from the Lord. Ito yung malaking pagkakataon upang makatanggap kayo ng gantimpala mula sa Panginoon. We still have a lot of problems that we have to overcome. It's a amazing grace of God. Napakarami pa rin nating lupaing maburol na kailangan nating mapagtagumpayan. Ito po yung biyaya ng Diyos. Who can overcome this a lot of mountains in the Philippines? Sino po yung makapagpatagumpay sa mga lupaing maburol na ito sa Pilipinas? All the brethren? Ang lahat po ba ng mga kapatid? They are too old, right? Sila po yung mga tatanda na. Maybe young people. Marahil mga kabataan po. Yeah, young brothers and sisters can overcome all the province in the Philippines. Ang mga kabataang brothers and sisters mapagtatagumpayan na ang lahat ng mga probinsya sa Pilipinas. So, God committed this mountain in the Philippines to young brothers and sisters. Kaya ipinagkatiwala ng Diyos ang lupaing maburol na ito sa Pilipinas po sa mga kabataan. But overcome the mountain is not easy, right? Pero upang mapagtagumpayan po yung lupaing maburol, hindi po ito madali. So we need to be prepared to overcome this mountain. Kaya kailangan nating maging handa upang magpagtagumpayan ang lupaing maburol. But Bible show the example how to overcome the mountains. Pero ipinakita ng Biblia po kung paano natin mapagtatagumpayan po yung lupaing maburol. So God gave two person, we already learned, right? Caleb and Joshua. Kaya ibinigay ng Diyos yung dalawang tauhan po. Pinag-aralan na po natin si Joshua at si Caleb. So yesterday we already learned Caleb. Kaya kagabi po pinag-aralan po natin si Caleb. So today, let's think about Joshua. Kaya ngayon ay pag-iisasalang-alang po natin si Joshua. Yeah. The life of Joshua was focusing on overcome the mountain.
ang buhay po ni Josue po ay nakatuon po sa pagtatagumpay po doon sa malupaing maburol. His whole life devoted to overcome the mountains. Ang kanyang buhay po inilaan niya po para sa pagtatagumpay po sa lupaing maburol. God committed Canaan, the land of Canaan, to Joshua. Ipinagkatiwala ng Diyos ang lupaing ng Canaan po kay Josue. He had to overcome the Canaan. Kailangan niya pong mapagtagumpayan po yung Canaan. So he showed the example. Kaya ipinakita niya po yung halimbawa. So this time, let's learn through the life of Joshua to overcome the mountain. Kaya sa oras nito matutunan natin yung buhay po ni Josue na pinagtagumpayan po yung mga lupaing maburol. So let's think what do we need to overcome the mountain? Kaya pag-isipan natin ano ba yung kailangan natin upang mapagtagumpayan natin yung mga lupaing maburol. This time you try to think by yourself. Kaya sa oras nito pag-isipan niyo po yan sa inyong mga sarili. What do we need to overcome the mountain God committed to us? Ano ba yung kailangan natin upang mapagtagumpayan yung lupaing maburol na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? What ano do po? We need? Ano po yung kailangan natin? Ano? You think by yourself. Kaya isipin niyo po ito sa inyong mga sarili. So this time, I will give five things that we need to overcome the mountains. Kaya ngayon, ibibigay ko po yung limang mga bagay po na kailangan po natin upang magtagumpayan lupaing maburol. It was the life of Joshua. At ito po yung buhay po ni Josue. We can learn from Joshua's life. At matututo tayo sa buhay po ni Josue. I will write down. Kaya isulat ko po. God gave the slogan, "Give me this mountain." Ang Diyos ay nagbigay po ng slogan na ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. How to overcome this mountain? Paano po mapagtatagumpayan ang lupaing maburol na ito? We need to have faith and bravery of a man. At kailangan po natin ng pananampalataya at katapangan po. At first, we need faith and bravery of a man. Una po, kailangan po natin ng pananampalataya at katapangan. But here, man, you need to understand the meaning of a man. Pero dito yung tao po, kailangan po natin maintindihan po yung ibig sabihin ng tao. Here, there are many men. Dito po, marami-karami pong mga lalaki po. There are many women. Naparaming mga babae. It doesn't mean this kind of a man. Hindi ibig sabihin nito yung ganitong uri ng tao. It implies men strong. Tinutukoy po nito yung malakas po. And men have a great bravery. At yung tao ay taong ito ay merong matinding katapangan. So when you think about man, you need to include this word. Kaya kung pag-isipan niyo po yung patungkol sa taong ito, kailangan niyo pong isama ang mga salitang ito. Naintindihan niyo po? So we need to have faith and bravery over man. Kaya una, kailangan po natin ng pananampalataya at katapangan ng tao. Let's open to the Bible, 1 Corinthians chapter 16. Kaya una, buksan natin sa Unang Korinto, Kapitulo 16. Okay, please hurry to find the Bible verse. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Unang Korinto, Kapitulo 16, versículo 13. 16, verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magmatyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Yeah, here said, right? Stand fast in the faith, be brave, be strong. Dito po sinabi, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpatatag kayo. But in Korean translation, include, be brave and be strong like a man. Pero sa Korean translation po ay magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Okay? Joshua, we need to think about the situation of Joshua. Kaya kailangan nating pag-isipan po yung sitwasyon po ni Josue. First, the leader of Israel was Moses. Ang unang leader po ng Israel po ay si Moses. As we know, Moses was a great man.
Gaya ng ating nalalaman, si Moises po isang dakilang tao. He was a great man of God. Siya isang dakilang tao ng Diyos. But Moses suffered a lot of difficulty in leading Israelite. Pero si Moses po ay nagdusa ng maraming kahirapan po upang pamunuan po yung mga Israelita. Because whenever Israelites meet problem in the wilderness, they complain to Moses. Dahil sa tuwing ang mga Israelita po humarap sa maraming problema, sa ilang po nagrereklamo sila kay Moses. Joshua was at first Joshua was a servant of Moses. Sa una po, si Joshua po ay isang lingkod ni Moises. He always follow Moses. Siya ay palaging sumusunod kay Moises. He saw what happened to Moses. Nakita niya kung ano po yung nangyari kay Moises. Yeah, but according to the will of God, Moses already passed away. Pero ayon sa kalooban ng Diyos, pumanaw na po si Moises. And Joshua became the leader of Israel. At si Joshua po yung naging leader po ng Israel. And God committed a great mission to Joshua. At pinagkatiwala ng Diyos yung napakagandang mission po kay Joshua. You have to overcome the 7 Canaanite. Kailangan mong mapagtagumpayin yung 7 Canaanite. But at that time, 7 Canaanite was a very strong country. Pero sa panahong iyon, yung 7 Canaanite po, yan po yung malalakas na bansa. That's why at first Joshua feared the situation. Kaya sa una po si Joshua po natakot siya doon sa sitwasyon. It was a really not easy situation, right? At ito po ay hindi madaling sitwasyon, tama po ba? He had to lead the Israelites. Kailangan niyang pamunuan po yung mga Israelita. He had to overcome strong 7 Canaanites. Kailangan niya pong mapagtagumpay yung 7 malalakas na Kananeo. He also had a fear. At meron din po siyang takot. Yeah. He really needed faith and brave of men. At talagang kailangan niya po ng pananampalataya at katapangan po pagkalaki. Yeah. If we don't have a faith and bravery of men, we cannot overcome the mountain. Kaya kung wala po tayong pananampalataya at katapangan po na, o pagkalaki po, ay hindi natin mapagtatagumpayan yung lupaing maburol. If we look at the forefather of the faith in the Bible, they were also the men who had a faith and brave of a man. Kaya kung titingnan po natin yung mga ninuno ng pananampalataya po sa Biblia, sila rin po ay mayroong pananampalataya at katapangan ng lalaki. For example, David. Halimbawa, si David po. Yeah, David is really the man who has the faith and bravery of a man. Opo, si David po talaga yung tao po na mayroong pananampalataya at katapangan po ng tao. As we know, originally he was a shepherd. Gaya ng ating nalaman, isa po siyang sa original, isa po siyang shepherd, pastor. As a shepherd, finally he became the king of United Kingdom of Israel. Pero bilang pastor po, siya po ay naging hari po ng pinag-isang kaharian ng he Israel. He suffered a lot of oppression. At nagdusa na siya ng maraming pag-uusig. He met a lot of situation, the situation of danger of death. At humarap po siya sa maraming sitwasyon po na muntik na pong mabingit ang kanyang buhay sa panganib. But he didn't draw back himself. Pero hindi niya po pinanghinaan ang kanyang sarili. He proceeded with the faith and bravery of a man. Siya po ay nagpatuloy na merong pananampalataya at katapangan po ng tao. 2 Samuel chapter 22. Unang Samuel po, kapitulo 22. 22 verse 30. Unang chapter 22 verse 2 Samuel chapter 22 verse 30. Ikalawang Samuel chapter 22 verse 30. Okay. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Oo, sa pamamagitan mo, ang isang pangkat ay aking mapupuksa at sa pamamagitan ng aking Diyos ay aking malulukso ang isang puta. Yeah, he experienced a lot of better, right? Naranasan niyo po yung maraming mga digmaan. But whenever he had the war with the enemy, he didn't fear. Pero sa tuwing nakikipagdigma po siya sa mga kaaway, hindi po siya natatakot. By my God, I can live over our world. Sa magitan ng aking Diyos, ay aking malulukso ang isang puta. He completely relied on the Lord. At lubos po siyang umasa sa Diyos. He didn't fear the situation. Hindi siya natakot sa sitwasyon. We know where the story. David defeated Goliath. Alam po nating mabuti po yung kwento po na tinalo po ni David si Goliath. Or
army of Israel fear the Goliath. Ang buong hukbo ng Israel po natakot po sila kay David. Because Goliath was a giant. Dahil si Goliath po ay napakalaki, higante. But at the time, David was a young man. Pero si David po sa panahon na yun, kabataan po. Katulad po ninyo. Right? But he didn't fear giant Goliath. Pero hindi po siya natakot sa higanting si Goliath. Because he had a faith about God. Dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos. When he fight with the Goliath, what he said? Nung siya po ay nakipaglaban kay Goliath, ano po yung kanyang sinabi? Let's open 1 Samuel chapter 17. Buksan po natin sa unang Samuel, kapitulo 17. 17 verse 45. Chapter 17 verse 45. 17:45. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Yeah. He said, right? You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the army of Israel. Diba po, sinabi niya po, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. It's right. He had a real faith and bravery of a man. Tama po, di ba? Meron siyang pananampalataya at katapangan po ng tao. When David, before his death, David also encouraged his son Solomon to become the man who has a faith and bravery of a man. At nung bago po mamatay si David po, hinimok niya din po si yung kanyang anak ni Solomon po na magkaroon din po ng pananampalataya at katapangan po ng tao. It was his last word. At yun po yung kanyang huling habilin. 1 Kings chapter 2. Unang Hari, Kapitulo 2. 1 Kings chapter 2. Unang Hari, Kapitulo 2. Chapter 2, verse 1 and 2. Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Chapter 2, 1 and 2. Verse 1 and 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang malapit na ang oras ng pagkamatay ni David, nagbilin siya ng ganito kay Solomon na kanyang anak, ako'y patungo na sa daan ng buong lupa, magpakalakas ka at magpakalalaki. Compared with David, Solomon was very weak. Gaya, kumpara kay David po, si Solomon po ay napakahina. Because he didn't suffer a lot of affliction. Dahil hindi po siya nagdusa ng maraming kapighatian. That's why David encouraged him, be strong therefore and prove yourself a man. Kaya po pinalakas po siya ni David at sinabi na magpakalakas ka at magpakalalaki. Yeah, you also try to become a man. Kailangan nyo din pong magpakalalaki. Even sister. Kahit mga sister po. You need to try to become a man. Subukan nyo din pong magpakalalaki. It doesn't mean not physically, but spiritually. Hindi ibig sabihin na physically po, kundi spiritually. Yeah. Or young brothers and sisters, you need to become a man spiritually. Lahat po ng mga kabataan po na kapatid ay kailangan nyo pong magpakalalaki spiritually. You need to be more strong. You need to have more bravery. Magkaroon kayo ng higit na magpakalakas po at magpakalalaki. How about the three friends of Daniel? Paano naman po yung tatlong kaibigan ni Daniel? They were also real men. Sila din po ay tunay mga lalaki. Right? Yeah. At the time, King Nebuchadnezzar asked all the people to worship the gold image. Sa panahon na yun, hiniling po ni Nebuchadnezzar na sumamba yung mga tao po doon sa gintong imahe po. If they don't worship either, they could die. Kung hindi sila sasamba si Diyosan, sila po'y mamamatay. Yeah. But they didn't fear that situation, right? Pero hindi po sila natakot sa sitwasyong iyon, tama po ba? What was their testimony? Ano po ba yung naging kanilang patotoo? Yeah. Daniel chapter 3. Daniel kapitulo 3. Daniel chapter 3. Daniel kapitulo 3. 3 verse 6. 16 and 18. Versikulo 16 hanggang 18. 3:16 hanggang 18.
Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebukadnezar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyari ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. They had this faith. Meron po silang ganitong pananampalataya. Yeah, they had a faith God will deliver them. May pananampalatayang ililigtas sila ng Diyos. But they have a more great faith than this faith. Pero meron po silang higit na pananampalataya kaysa pananampalatayang ito. Yeah, that is verse 18, right? Yan po yung nasa verse 18. But if not, even though God does not deliver us, we will not worship either. Pero di po, ngunit kung sakali mang hindi, kung hindi man kami liligtas ng Diyos, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Yeah, it was a real great faith. Yan po yung napakalaking pananampalataya. It was a real great bravery, right? Yan po yung napakalaking katapangan. So we call, right? If not faith. The three friends of Daniel had if not faith. Kaya tinatawag po natin yung tatlong kaibigan ni Daniel na kung sakali mang hindi na pananampalataya. We also need to have this faith. Kailangan din nating magkaroon ng ganitong pananampalataya. If not. Kung sakali mang hindi. Whatever situation we meet, I will follow the Lord. Ano mang sitwasyon tayo humarap, ako ay susunod sa Panginoon. Whatever situation we meet, I will accomplish the will of God. Sa ano mang sitwasyon tayo humarap, ay sasakatuparan ko yung kalooban ng Diyos. Whatever situation we meet, I will overcome the mountain God committed to me. Ano mang sitwasyon tayo humarap, ay pagtatagumpayan ko yung mga lupaing iburol na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. You know, in Old Testament, the enemy of Israel, Philistine, they also try to become a man like us. Gayun, ayun po sa noona po yung mga Pilistayo po sinubukan din po nilang maging malakas po. Let's open 1 Samuel chapter 4. Kaya buksan natin sa unang Samuel kapitulo 4. Chapter 4 verse 9 and 10. Kapitulo 4 bersikulo 9 hanggang 10. 1 Samuel chapter 4, 9 and 10. Unang Samuel chapter 4, verse 9 and 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y magpakatapang at magpakalalaki o kayong mga Pilisteyo, baka kayo'y maging mga alipin ng mga Hebreo na gaya ng naging kalagayan nila sa inyo. Kayo'y magpakalalaki at lumaban. Ang mga Pilisteyo ay lumaban at ang Israel ay natalo at tumakas ang bawat isa sa kanila patungo sa kanyang tahanan. Nagkaroon ng malaking patayan sapagkat ang nabuwal sa Israel ay 30,000 kawal na lakad. Originally, God wanted Israel, they become a man. Sa original po, nais ng Diyos mga Israel po na sila ay magpakalalaki. But enemy of Israel, Philistine, they want to become a man. Pero yung kalaban po ng Israel po yung mga Pilistayo, nais po nilang magpakalaki. Verse 9, be strong and conduct yourself like a man, you Philistines. Kaya sinabi sa verse 9, kayo magpakatapang at magpakalalaki o kayong mga Pilistayo. Yeah. The reason why they want to become a man? Ang dahilan kung bakit nila nais magpakalalaki? They don't want to become servant of Israel. Dahil ayaw nilang maging lingkod ng Israel. Tama po ba? Yeah. If they become a man, not to become servant of Israel, how much we need to become a man? Kung ayaw po nilang maging lingkod ng Israel, we have to become a man. Magpakalalaki tayo din po, kailangan nating magpakalalaki. To overcome the mountain, how much we need to become a man? Upang mapagtagumpay ang lupaing maburol, gaano po yung kailangan natin upang magpakalalaki? We really needed to become a man who have a faith and bravery of a man. Kailangan din po natin magpakalalaki na merong pananampalataya at katapangan po ng lalaki. Then we can overcome the mountain God committed to us. Pagkatapos, mapagtatagumpayan natin lupaing maburol na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. But to have a faith and bravery of a man, we need to have the faith about God.
Pero upang magkaroon ng pananampalataya at katapangan ng tao, kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos. We need to remind the promise of God. Kailangan nating tandaan po, alalahanin yung pangako ng Diyos. God also remind to Joshua the promise of God. Pinaalala din ng Diyos kay Joshua yung pangako ng Diyos. Joshua chapter 1. Josue kapitulo 1. Joshua chapter 1. Josue kapitulo 1. Verse 3. Versikulo 3. 3 hanggang 6. 3 hanggang 6 po. Joshua chapter 1, verse 3 hanggang 6. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises, mula sa Ilang at sa Lebanon na ito, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates sa buong lupain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubukan ng araw, ay magiging inyong nasasakupan. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Yeah, God reminded Joshua his promise. Ipinalala ng Diyos kay Josue yung kanyang pangako. Verse 3, right? Every place that the sore of your foot will tread upon I have given you, as I said to Moses. Sa verse 3, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Yes. Verse 4, the end of verse 4, shall be your territory. At sa verse 4, ay magiging inyong nasasakupan sa dulo po. All the place you tread shall be your territory. Ang lahat ng inyong natatapakan ay inyong magiging nasasakupan. It's a promise of God, right? Opo, ito po yung pangako ng Diyos, tama po ba? That's why Joshua could have a great faith. Kaya si Joshua, nagkaroon po siya ng malaking pananampalataya. And also verse 4, no man shall be able to stand before you all the days of your life. At sa verse 4 po, verse 5. Sa verse 5 po, walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. That's why Joshua didn't fear the situation. Kaya si Josue po, hindi po siya natakot sa sitwasyon. Even though Canaanite was strong, he didn't fear them. Right? Kahit na malalakas po yung mga Kananeo po, hindi siya natakot sa kanila. Because he already have this promise. Pero dahil meron na po siyang ganitong pangako. And also one more promise, I will be with you. At isa pa pong pangako, ako'y palagi mong makakasama. I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, right? Ni pababayaan man. How amazing promise of God. Gaano po nakakamangha ang pangako ng Diyos. Don't fear, whatever situation, wherever you go, I will be with you. Huwag kang matakot sa anumang sitwasyon, makakasama kita saan ka man pumunta. That's why it's a possible verse 6, be strong and of a good courage. Yeah, be good courage. Kaya mangyayari po yung verse 6 na magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. God didn't commit this mountain to us without giving this promise. At hindi ipagkakatiwala ng Diyos sa atin yung lupaing maburol na ito nang wala ang pangakong ito. God also gave this promise to us. Ibinigay din ng Diyos sa atin yung pangakong ito. Yeah. Wherever you go, I will be with you. Saan mang kayo pumaroon, ako'y makakasama mo. Whatever persecution you meet, I will keep you. Sa anumang sitwasyon ka humarap, iingatan kita. Yeah. All the land you tread, I will give you. Ang lahat ng lupain na iyong natatapakan ay ibigay ko sa iyo. All the mountains you want to overcome, I will give you. Right? Ang lahat ng lupaing maburol na gusto mong mapagtagumpayan ay ibibigay ko God sa iyo. God also gave this promise to us. Binigay din ng Diyos ang pangako ito sa atin. We don't need to fear anymore. Kaya hindi natin kailangang matakot pa po. So God encouraged Joshua repeatedly, be strong and good courage. Kaya po paulit-ulit na pinalakas ng loob ng Diyos si Josue na magpakatapang at magpakalalaki. Joshua chapter 1:7, right? Only be strong and very courageous. At sa verse 7, di ba po, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. And verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti? Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Yeah, be strong and of a good courage. Do not be afraid nor be dismayed. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang
This word also was given to us, right? Ang mga salitang ito ay binigay din po sa atin. Be strong and good courage. Magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Do not be afraid. Huwag kang matakot. When you go to preach the gospel, you can also have a fear. Kapag kayo pumaparoon po upang ipangaral ang ebanghelyo, kayo po ay mayroong takot. When you go to some province, your hometown, to preach the gospel, you can have a fear. Kapag kayo po ipupunta sa inyong mga probinsya po upang ipangaral ang ebanghelyo, meron kayong takot. But don't fear. Pero huwag po kayong matakot. Yeah. Be strong and of a good courage. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. The reason why? For the Lord your God is with you wherever you go. Ang dahilan po ay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Yeah. So, we need to try to have faith and bravery of a man kaya to overcome the mountain. Kaya kailangan nating subukan na magkaroon ng pananampalataya po at katapangan ng tao upang mapagtagumpayan yung lupaing maburol. And second, we need to be more faithful. At ikalawa, kailangan nating higit na maging tapat. And we need to be more diligent. At kailangan nating higit na maging masipag, masigasig. Yeah. Then we can overcome the mountain. Pagkatapos, mapagtatagumpayan natin yung mga bundok. We know the life of Joshua. Alam po natin yung buhay po ni Josue. Yeah, Joshua was a really faithful man. Si Josue ay talagang tapat po. As I said originally, Joshua was a servant of Moses. Gaya ng aking sinabi, si Josue po ay lingkod ni Moises. Another word, he was an assistant of Moses. Isa pa pong salita, siya po yung nag-assistant po ni Moses. So, wherever Moses go, he always followed. Kaya saan man pumaroon si Moses, palagi po siyang sumusunod. Yeah, he was very faithful. Siya po ay talagang napakatapat. Let's open Exodus chapter 33. Buksan natin sa Exodus kapitulo 33. 33 verse 11. Chapter 33 verse 11. Exodus chapter 33, 11. Uso basahin po natin ng sabay-sabay. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Kapag siya'y bumabalik uli sa kampo, ang kanyang lingkod na si Josue, anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. Yeah. Moses returned to the camp. Already returned to the camp. Si Moses po ay bumalik na po doon sa tolda. But his servant Joshua, a young man, did not depart from the tabernacle. Pero yung kanyang lingkod na si Josue po, nakabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. In this time, Joshua was a young man. Sa panahong ito, si Joshua po ay kabataan pa. Like you, right? Kagaya po ninyo. You are young? Kayo po ay kabataan? Right? Yeah. At the time, already Moses returned to the camp. Sa panahon na ito po, si Moses po, bumalik po na po siya uli sa kampo. But he continued his ministry in the tabernacle. Pero nagpatuloy po siya sa kanyang paglilingkod doon sa tatolda. He was a very faithful. Diligent, right? Napakasipag niya po, napakatapat. So when Moses went to the mountain to receive the Ten Commandments, tablet of Ten Commandments, he also followed him. Kaya po nung si Moses umakyat ng bundok po upang kunin po yung sampung utos po, ay sumunod po sa kanya si Josue. Chapter 24, Kapitulo Exodus 24. Exodus kapitulo 24, 12 and 13. Verse 12 hanggang 13. 12 and 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ng Panginoon kay Moises, umakyat ka rito sa akin sa bundok at maghintay ka roon at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato at ang batas at ang kautusan na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. Kaya't tumindig si Moises at si Josue na kanyang lingkod at si Moises ay umakyat sa bundok ng Diyos. Yeah, verse 13 says, right? Moses arose with his assistant Joshua. Di ba sa verse 13? Kaya't tumindig si Moises at si Josue na kanyang lingkod. Receiving the tablet of the Ten Commandments was a very great things. Kaya po yung pagtanggap po ng tapyas ng bato at yung batas po, ay ito po yung napakataon. Then Moses only brought
Joshua. At dinala lamang ni Moises si Josue. Because Joshua was a really faithful man. Dahil si Josue po ay napakatapat pong lalaki. That's why Moses only brought Joshua. Kaya si Moises po, dinala niya lamang po si Josue. And whenever there is a war with the enemy of Israel, Joshua fought with them. Kaya sa tuwing mayroong pakikipaglaban sa mga kaaway ng Israel, laging nakikipaglaban sa kanila si Josue. Exodus 17, verse 10. Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. Ginawa ni Joshua ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. And verse 13 also, Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Sa verse 13 po, nilupig ni Joshua si Amalek at ang bayan nito sa magitan ng talim ng tabak. Yeah. As a servant, he served Moses and also as a soldier, he fought with the enemy. Opo, bilang lingkod ni Moses, pinaglingkuran niya si Moses at bilang kawal po, nakipaglaban siya sa mga Amalek. He was a really faithful man. Talagang siya po ay napakatapat. And he was a really diligent man. At siya po ay isang lalaking napakasipag. Israelite had to cross the Jordan River. Yung mga Israelita kailangan nilang tumuwid sa ilog ng Jordan. Yeah. And they met Jericho War. At humarap sila sa pader ng Jericho. Yeah. Whenever Israel met the great thing, Joshua got up early in the morning. Sa tuwing ang mga Israel po humarap sa malaking bagay, bumabangong maaga po si Josue. Joshua chapter 3. Josue kapitulo 3. Joshua chapter 3 verse 1. Josue kapitulo 3 versikulo 1. Chapter 3 verse 1. Then Joshua rose early in the morning. Kinaumagaan, maagang bumangon si Josue. Yeah, it was the time Israel had to cross the Jordan River. Ito yung panahon kung kailan ang mga Israelita po tatawid sa ilog ng Jordan. Yeah, without God's help, they cannot cross the Jordan River. Kung wala ang tulong ng Diyos, hindi sila makakatawid sa ilog ng then Jordan. Then he got up early in the morning, he prepared to cross the Jordan River. Kaya maaga siyang bumangon at upang maganda, upang makatawid sa ilog ng Jordan. And so when Israel overcome the Jericho, Joshua also got up early in the morning. At nung mapagtagumpayan ng mga Israelita yung pader ng Jericho, bumangon maaga din po si Josue. Yeah, Joshua chapter 6, 12. Josue kapitulo 6, versikulo 12. Yeah, Joshua rose early in the morning also, right? Si Josue din po ay maagang bumangon. Yeah, and after then, Israel was defeated in the war in Ai. At pagkatapos nito, ang Israel po natalo sila sa digmaan sa Ai. At that time, after Israel was defeated, Joshua also rose early in the morning. At pagkatapos na matalo po yung mga Israel, si Josue po ay maagang bumangon din po. Joshua chapter 8 verse 10. Joshua chapter 8 verse 10. Right? Joshua rose early in the morning. Si Josue ay maagang bumangon. Yeah. As a leader, right? He was a very diligent. Bilang leader po, siya po ay napakasipag. Yeah. He rose early in the morning. He prepared to fight with the enemy. Siya ay bumabangong maaga, nakikipaglaban siya sa mga kaaway. Yeah, he showed the example, right? Ipinakita niya po yung halimbawa. Because he was a faithful and diligent, God could use him as a leader of Israel. Dahil siya po ay napakatapat at masipag, ang Diyos ginamit siya bilang pinuno po ng Israel. Later, some tribes of Israel, they neglected overcoming the mountain. At kalaunan po, yung ibang lipi ng Israel po, pinabayaan po nila yung pagtatagumpay po dun sa lupain. At that time, Joshua criticized their mistake. At sa panahong iyon ay pinuna ni Joshua yung kanilang pagkakamali. Joshua chapter 18. Josue kapitulo 18. Joshua 18 verse 3. Josue kapitulo 18 versikulo 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno? How long will you neglect to go and possess the land which the Lord God of your fathers have given you? Hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon? You also have the mountain? Meron din po kayong lupaing maborol?
you also receive the mountain God committed to you? Tumanggap din kayo ng lupaing maburol na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Don't you hesitate? Nag-aalinlangan po ba kayo? If you hesitate, God will also ask to you same way. At kung kayo po'y nag-aalinlangan, hilingin din sa inyo ng Diyos yung parehas na paraan. How long will you neglect to go? Hanggang kailan kayo magpapakatamad? God already gave the land, mountain. Ibinigay na ng Diyos yung lupaing maburol. Until when you delay? Hanggang kailan yung iantala? We shouldn't delay, right? Dapat na hindi natin ito iantala. We shouldn't neglect getting the mountain. Dapat na hindi tayo magpakatamad na makuha po yung lupaing maburol. Whole life of Joshua focused on getting the mountain. Kaya ang buong buhay po ni Josue ang nakatuon po sa pagkuha po sa lupaing maburol. He always think about how to overcome the mountain. Lagi niya pong isa na sa alang-alang kung paano mapagtatagumpayan yung lupaing maburol. He was really faithful and diligent. Siya po ay talagang napakatapat at masipag. That's why he could overcome the mountains. Kaya po, napagtagumpayan niya po yung lupaing maburol. So we also try to be more faithful and diligent. Kaya tayo din po, subukan po natin higit na maging tapat at masipag. And next, to overcome the mountain. At sunod po, upang mapagtagumpayan yung lupaing maburol. Third, sanctify yourself. At ikatlo, pabanalin ang iyong sarili. You have to sanctify. Kailangan nating magpakabanal. If you are not clean, you have to keep in mind, if you are not clean, God cannot use you. Tandaan niyo po, kung hindi po kayo malinis, hindi po kayo gagamitin ng Diyos. Even though you want to overcome the mountain, if you are not clean, yeah, God cannot use you. Kahit na gusto mong mapagtagumpayan yung lupaing maburol, kung hindi ka malinis, hindi ka gagamitin ng Diyos. When Joshua became the leader of Israel, and when he met great things before him, he tried to sanctify Israelite. Kaya po nung si Josue, sinubukan niyo mapagtagumpayan po yung lupaing maburol, at nung humarap siya sa mga mahirap na bagay, sinubukan niya din pong babanalin yung kanyang sarili. To overcome the Canaan, the first thing was needed to Israel was crossing the Jordan River, right? Upang mapagtagumpayan po, matalo po yung mga Kananeo, ang unang bagay na kailangan ng mga Israelita, tumawid sa ilog ng Jordan. But at the time, Israel didn't have any boat. Pero sa panahon na yun, yung mga Israelita, wala po silang mga bangka. At the time, because of the season, rainy season, the Jordan River overflowed. At sa panahon na yun, dahil sa malakas na pag-ulan po, sa panahon ng pag-ulan, yung ilog ng Jordan ay baha. How could they cross the Jordan River? Paano po sila makakatawid sa ilog ng Jordan? They really needed God's help. Right? At kailangan na kailangan nila ang tulong ng Diyos. Yeah. Without God's help, they cannot cross the Jordan River. Kung wala ang tulong ng Diyos, hindi sila makakatawid sa ilog ng Jordan. Yeah. Then Joshua knew how can get the power, help of God. At nalaman ni Josue kung paano makukuha yung kapangyarihan ng Diyos. Yeah. He knew they had to be more clean. At nalaman niyang kailangan nilang higit na maging malinis. So, Joshua chapter 3, verse 5. Kaya Josue, kapitulo 3, versikulo 5. Chapter 3, verse 5. Chapter 3, verse 5 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Yeah, Joshua said to Israel, sanctify yourself. Sinabi ni Josue sa kanila, magpakabanal kayo. Then tomorrow the Lord will do wonders among you. Sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. We cannot overcome any mountain without God's help. Hindi natin mapagtatagumpayan ng anumang lupaing maburol kung wala ang tulong ng Diyos. To get God's help, we need to be sanctified. Upang makuha yung tulong ng Diyos, kailangan nating maging banal. That's why by God's miracle, God's help, God divide the Jordan River, right? Kaya sa magitan ng tulong at himala ng Diyos, ay nahati po yung ilog ng Jordan. They could cross the Jordan River. At nagawa nilang makatawid sa ilog ng Jordan. And it happened, Israel could overcome Jericho. At nangyari, napagtagumpayan ng mga Israelita yung Jericho. They could overcome Jericho
by God's help. At nagawa nilang mapagtagumpayan yung Jericho sa magitan ng tulong ng Diyos. It was a complete God's help. At ito'y lubos na tulong ng Diyos. Right? When they circle around the Jericho wall total 13 times, Jericho wall fell down. At nung sila pinalibutan po nila yung pader ng Jericho ng 13 beses, bumagsak po ito. They experienced great works of God. Naranasan nila yung dakilang gawa ng Diyos. But after that, after great victory, some problem happened. Pero pagkatapos ng malaking pagtatagumpay, may nangyaring problema. One man, Achan. Isang tao, si Achan po. He stole the in Jericho wall. Nagnakaw po siya sa loob ng pader ng Jericho. All things in Jericho wall already was segregated to God. Ang lahat po ng mga bagay sa loob ng Jericho ay hiniwalay po sa Diyos. Nobody shouldn't get anything in Jericho wall. Walang anumang bagay yung dapat nilang kunin sa pader ng Jericho. But Achan get because of his greedy mind, right? Pero si Achan, kumuha po siya dahil sa kanyang pusong kasakiman po. It was a great sin before God. Ito po yung malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Because of his sin, what happened next? Dahil sa kanyang kasalanan, ano po yung sunod na nangyari? Israel was defeated in the war in Ai. Ang Israel po ay natalo sa pakikitigma sa Ai. Ai was a very small city. Yung Ai po ay napakaliit na bansa, bayan. Compared with the Jericho, very small city, right? Kumpara sa Jericho, ito po ay napakaliit na Israel bayan. Israel thought, we can easily overcome Ai. Inisip ng mga Israelita, madali nating matatalo. But Israel was defeated in Ai. Pero ang Israel po, natalo sila doon sa Ai. What's the reason? Ano po yung dahilan? Because of sin, right? Dahil sa kasalanan po. Then what did Joshua do? Kung gayon, ano po yung ginawa ni Joshua? Joshua chapter 7. Joshua kapitulo 7. 7 verse 13. 7 verse 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo at sa kanabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, o Israel, ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Here also said, right? Sanctify yourselves for tomorrow. Dito sinabi din po, pabanalin ninyo ang inyong sarili bukas. You cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you. Ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa inyo. So Joshua, right, destroyed Achan and his family. Kaya winasak po ni Joshua si Achan at yung kanyang pamilya. He removed the sin. Inalis niya po ang kasalanan. After then, by God's work, they could overcome Ai. At pagkatapos nito, dahil sa gawa ng Diyos, pagkilos ng Diyos, napagtagumpay na ng Ai. You have a desire to overcome the mountain. Meron kayong pagnanais po na mapagtagumpay yung lupaing maburol. But you have to keep in mind, if you are not clean, you cannot get the power of God. Pero kailangan yung tandaan, kung hindi kayo malinis, hindi nyo makukuha yung kapangyarihan ng Diyos. You cannot overcome any mountain. Hindi nyo mapagtatagumpayan ng anumang lupaing maburol. So, sanctify yourself. Pabanalin ninyo ang inyong mga sarili. So, we need to remind 2 Timothy chapter 2. Kaya kailangan nating alalahanin yung ikalawang Timoteo, kapitulo 2. Chapter 2, kapitulo verse 20 and 21. Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 21. 2 Timothy chapter 2, verse 20 and 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at malaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. We already knows very well which vessel the master used. Kaya alam nating mabuti anong kasangkapan po yung ginagamit na mabuti ng may-ari. Not golden, silver vessel, but clean vessel. The master use, right? Hindi po yung kasangkapang ginto at pila, kundi yung malinis na kasangkapan yung gagamitin ng may-ari. So 21, if anyone cleans himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared
for every good work. Kaya sa verse 21, kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. When you clean vessel, God will help you. Kapag kayo'y malinis na sisidlan, tutulungan kayo ng Diyos. God will use you preciously. At gagamitin ka ng Diyos na mahalaga. You can overcome the mountain God committed to you. Mapagtatagumpayin mo yung lupaing maburol na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Especially in your time, the greatest temptation is the other gender. Lalo-lalo na sa panahon po ng inyong kabataan po, ang pinakamalaking temptasyon po ay yung inyong kabilang kasiraan. So, last night, you saw the drama. Kagabi po, di ba, nakita niyo po yung drama? Right. Tamo it's maybe greatest temptation in your time. Marahil ito po yung pinakamalaking temptasyon po sa inyong panahon you, na kabataan. You have to be clean. You have to clean. Kailangan niyong maging malinis. You have to be clean in other gender. Kailangan niyong maging malinis sa ibang kasarian. Yeah. And you have to be clean in money problem. At kailangan niyong maging malinis patungkol sa pera. Yeah. You have to be clean in everything. Kailangan niyong maging malinis sa lahat ng bagay. Then you can be a clean vessel for honor. Pagkatapos, kayo po ay magiging itinalagang bagay. You can overcome the mountain God committed to you. At mapagtatagumpayan mo yung mga lupaing maburol na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Okay? So, sanctify yourself. Kaya, pabanalin mo ang iyong sarili. And four? At ikaapat? Determine your heart. At magpasya ka sa iyong puso. Overcoming the mountain is really not easy. Yung pagpatatagumpay po sa lupaing maburol ay hindi madali. That's why you have to determine your heart. Kaya kailangan mo magpasya sa iyong puso. Before death of Joshua, yeah, he encouraged the people to determine their heart. Bago ang kamatayan ni Josue, ay hinimok niya yung taong bayan po na magpasya sa kanilang puso. And he showed example. Yeah, he already determined his heart. At pinakita niya po yung halimbawa na nagpasya na po siya sa kanyang puso. Joshua chapter 24. Josue kapitulo 24. 24 verse 14. Kapitulo 24 versikulo 14. 14 and 15. 14 hanggang 15 po. 14 and 15 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon ngay, matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na panaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Joshua, right? He and his family already determined the heart. Diba si Joshua at ang kanyang pamilya, nagpasya na po sila sa kanilang puso. The end of verse 15 said, right? As for me and my house, we will serve the Lord. Sa verse, dulo ng verse 15, di ba po? Ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan, kami maglilingkod sa Panginoon. So, he encouraged Israelite, verse 15. Kaya hinimok niya po yung Israelite po. Yeah. Choose for yourselves this day whom you will serve. Piliin ninyo sa araw na ito kung sinong inyong paglilingkuran. Determine your heart. Magpasya ka sa iyong puso. Yeah. Choose for yourself. Determine your heart. Pumili ka sa iyong sarili, magpasya ka sa iyong puso. Yeah. Determine your heart whom you will serve. Magpasya ka sa iyong puso kung sinong iyong paglilingkuran. We have to determine our heart to overcome the mountain. Kailangan nating magpasya sa ating puso upang mapagtagumpayan po yung mga lupaing maburol. This year I will overcome the mountain God committed to me. Ngayong taon pagtatagumpayan ko yung lupaing maburol na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Whatever situation comes to me, I will overcome the mountain. Anumang sitwasyon yung dumating sa akin ay pagtatagumpayan ko ito. Determine your heart. Magpasya ka sa iyong puso. Yeah. Without determine your heart, you cannot overcome any mountain. Kung walang pagpapasya sa iyong puso, hindi mo pagtatagumpayan ng anumang bundok. Because it's really not easy to overcome the mountain. Dahil hindi po talaga madali na mapagtagumpayan yung lupaing maburon. Don't hesitate. Huwag kang mag-alinlangan. Don't hesitate. Huwag po kayong mag-alinlangan. You have to determine your heart till this time. Kaya kailangan mo ngayon mismo magpasya sa iyong puso.
In Old Testament, Elijah also encouraged the Israelite to determine their heart. Sa lumang tipan po si Elias po ay hinimok niya din po yung mga magpasya sa kanilang puso. First King chapter 18. Unang Hari kapitulo 18. 18:21. Chapter 18 verse 21. 18:21 also basahin po natin ng sabay-sabay. Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, "Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kurong-kuro? O ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita." How long will you falter between two opinions? Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkakaibang kuro-kuro? You can have also heart hesitate. Magkakaroon din kayo ng pusong nag-aalinlangan. Should I go to overcome the mountain? Pupunta ba ako doon upang mapagtagumpayan ang malupaing mountain? Should I go to preach the gospel? Pupunta ba ako doon upang ipangaral ang ebanghelyo? Not this time. O hindi muna ngayon. This time, I don't have good condition. Ngayon, hindi maganda yung aking shit. I don't have a good feeling. Hindi maganda yung aking pakiramdam. I'm so busy. Ako ay busy. The situation not good. Yung sitwasyon ay hindi maganda. You can have a many reason, excuse. Maaring magkaroon ka ng dahilan. Don't hesitate. Huwag kang mag-alinlangan. All you have to do is determine your heart. Ang kailangan mo lang gawin ay magpasya ka sa iyong puso. If you hesitate, what will happen? Kung mag-alinlangan ka, anong mangyayari? You have to know your enemy Satan will determine his heart first. Dapat ninyong malaman ang inyong kaaway ni Satanas, siya yung unang magpapasya. Then you can lose the chance. Pagkatapos mo, mawawala sa inyo yung pagkakataon. Joshua chapter 17. Josue kapitulo 17. Joshua 17:12. Josue kapitulo 17 bersikulo 12. Joshua 17:12. Josue kapitulo 17:12. Yeah, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayunmay, hindi maangkin ng mga anak ni Manases ang mga bayang iyon, kundi ang mga kanineyo ay nagpilit na manirahan sa lupain. Yeah, the children of Manasseh could not drive out the inhabitants of those cities. Gayunman, hindi maangkin ng mga anak ni Manasses ang mga bayang iyon. Maybe they hesitated. Marahil nag-alinlangan po sila. They had to overcome the mountain immediately. Kailangan nilang agad pong mapagtagumpayan po yung lupaing maburol. But they hesitated for a long time. Pero matagal po silang nag-alinlangan. Then what happened? At ano po yung nangyari? The Canaanite were determined to dwell in that land. Kundi ang mga kanineyo ay nagpilit na manirahan sa lupain. Their enemy already determined heart first. Ang mga kaaway nila yung unang nagpasya po. That's why now it's a much more difficult situation to overcome. Kaya ngayon, higit na mas mahirap po para sa kanilang mapagtagumpayan. While you hesitate, you can lose many resources. Habang kayo po'y nag-aalinlangan, mawawasasayang po sa inyong maraming ligaw na kaluluwa. Satan already hold on their hand more strongly. At si Satanas po'y kumikilos na at pinanghawakan na pong matatag ang kanilang puso. Don't hesitate. Huwag kayong mag-alinlangan. Yeah. Joshua said, right? Choose for yourself this day whom you will serve. Sinabi ni Joshua, piliin ninyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. This day. Sa araw na ito. Today. Ngayon po mismo. When should you determine your heart? Kailan po kayo dapat na magpasya sa inyong puso? When will you determine your heart? Kailan kayo magpapasya sa inyong puso? After go home? Pagkatapos na makauwi. Or at the end of this year? O sa katapusan ng taong ito. When will you determine your heart? Kailan kayo magpapasya sa inyong puso? You have to determine your heart right now. Kailangan nyo magpasya sa inyong puso ngayong mismo. Don't hesitate. Huwag kayong mag-alinlangan. This new young adult retreat is the time you can determine your heart. Itong young adult retreat na ito yung panahon kung kailan kayo magpapasya sa inyong puso. When you determine your heart, you can really experience great works of God. Kapag kayo ay nagpasya sa inyong puso, mararanasan nyo yung dakilang pagkilos ng Diyos. Daniel determined his heart. Si Daniel po nagpasya po siya sa kanyang puso. Not to defile him by king's delicacies. Na hindi niya dudungisan po. Right? Daniel chapter 1. Sa Daniel kapitulo 1. Daniel chapter 1. Daniel kapitulo 1. Verse 8. Chapter 1 verse 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay.
Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa magitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunuko na paintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Yeah, Daniel proposed in his heart. Kaya si Daniel nagpa siya sa kanyang puso. It means he determined his heart. Yeah. Ibig sabihin, nagpa siya na po siya sa kanyang puso. If he doesn't take the food, there was a possibility he could die. Kung hindi niya po kakainin yung mga pagkain iyon, may posibilidad na siya ay mamamatay. Right? But he didn't give up. Pero hindi po siya sumuko. He didn't defile himself. Hindi niya po dinungisan yung kanyang sarili. Then he experienced great works of God. Pagkatapos naranasan yung dakilang pagkilos o gawa ng Diyos. He asked to the eunuch, I will just eat only vegetable. At hiniling niya po doon sa eunuch ko na kakain lamang siya ng mga gulay. But other the young people, they will eat the king's delicacies. At yung ibang mga kabataan, kumain sila ng mga pagkain doon sa pagnanghari. After 10 days, compare. At pagkatapos ng sapong araw, compare ano yung... Compare me and other young people. Ikumpara mo ako sa ibang mga kabataan ito. Then what happened? Pagkatapos, ano po yung nangyari? Daniel chapter 1, 15. Daniel chapter 1, verse 15. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa katapusan ng sampung araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari. Yeah. Their features appeared better and better in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. At higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari. Only 10 days. Is it possible? 10 araw lamang po ito. Posible po ba ito? Of course, it's a great works of God. Siyempre, ito po ay dakilang pagkilos ng Diyos. Can you, he determined his heart? Nalaman ng Diyos na nagpasya na siya sa kanyang puso. When you determine your heart, God knows. Kapag nagpasya kayo sa inyong puso, alam ito ng Diyos. When you determine your heart, God come to you to help you. Kapag nagpasya ka sa iyong puso, lalapit ang Diyos sa iyo upang tulungan ka. Daniel chapter 9. Daniel kapitulo 9. Daniel chapter 9 verse 3. Daniel kapitulo 9 bersikulo 3. Chapter 9 3. Basahin po natin nang sabay-sabay. Kaya kayo bumaling sa Panginoong Diyos at tinanap siya sa magitan ng panalangin at daing na may pag-aayuno, na may damit sako at mga abo. I set my face toward the Lord God. At hinanap bumaling sa Panginoong Diyos. Verse 3, right? In Korean translate, Daniel determined his heart toward the Lord. Kaya si Daniel sa Korean verse po, si Daniel po, nagpasya po siyang bumaling sa Panginoon. Then, what happened? Pagkatapos, ano po yung nangyari? Daniel chapter 10, 12. Sa Daniel chapter 10, verse 12. Daniel chapter 10, 12. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. When Daniel determined his heart, I have come because of your word. Nung nagpasya si Daniel sa kanyang puso, ay inilagak ang Diyos sa kanya. When you determine your heart, God comes to you. Kapag nagpasya ka sa iyong puso, lalapit ang Diyos sa iyo. I don't know who already determined heart. Hindi ko po alam kung sino po dito yung nagpasya na sa kanyang puso. But our Lord knows. Pero yung ating Panginoon po, alam po niya. God knows who already determined the heart. Alam po ng Diyos kung sino na po yung nakapagpasya sa kanyang puso. God will help you. At tutulungan ka ng Diyos. Yeah. When you determine your heart, you can have a joy and peace in your heart. Kapag nagpasya ka sa iyong puso, magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan sa iyong puso. And you can sing a praise. At makakapagpuri ka ng papuri. Psalm chapter 57. Awit kapitulo 57. 57 verse 7. 57 verse 7. Psalm 57 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit, oo. Ako'y aawit ng mga papuri. Yeah.
My heart is steadfast. My heart is steadfast. Ang aking puso ay tapat. Ang aking puso ay tapat. I already determined my heart. Ako ay nagpasya na sa aking puso. So I will sing and give a praise. Kaya ako'y aawit. Oo, ako'y uawit ng papuri. I hope you can sing and give a praise this time. Kaya umaasa ko kayo po ay aawit ng papuri sa oras na ito. So determine your heart. Kaya magpasya ka sa iyong puso. This time. Sa oras na ito. I will get this mountain this year. Kaya kukunin ko ang lupaing maborol na ito ngayong taon. Whatever situation I meet, I will overcome this mountain. Sa anumang sitwasyon ako humarap, ay pagtatagumpayan ko yung lupaing maborol na ito. God will help you. At tutulungan ka ng Diyos. Finally, last. At sa kauli-ulian, yung huli po. You are happy, right? Kayo po ay masaya na, di ba? Have you ever thought what was the last? At naisip niyo na po ba kung ano po yung huli? I ask her, right? You try to think about yourself. Kaya di ba hiniling ko sa inyo kanina na what do we need to overcome the mountain? Ano po yung kailangan natin upang mapagtagumpay yung lupaing maborol? All these things are very important. Ang lahat ng bagay na ito ay mahalaga. But I think the last, the most important. Pero sa tingin ko yung pinakauli, yung pinakamahalaga. It's a better line here. Mas mabuti na dito po isusulat. Pray. Panalangin. Tama po ba? Tama po ba? Pray, but one more. Manalangin at isa pa po. Honestly. Manalangin ng may? Not simple pray, but you need honest prayer. Hindi po basta panalangin, kundi may tapat na panalangin po. Then you can get the mountain. Pagkatapos ay makukuha niyo po yung lupaing maborol. As we learn, Joshua was a great man of God. Gaya ng ating nalaman, si Joshua po ay taong dakila ng Diyos. His life was really like this. Number 1 to number 4. Right? Ang kanyang buhay gayo po nitong number 1 hanggang 4. But in his life, he had only one mistake. Pero sa kanyang buhay meron lamang siyang isang pagkakamali. We cannot find his mistake, but except one mistake. Pero hindi natin mahanap yung kanyang pagkakamali, pero meron pong isang pagkakamali. He didn't pray to God once. Nangyari po na isang beses ay hindi po siya nanalangin sa Diyos. In the Bible, Gibeon night came to Israel. Nung gabi po, sa Israel po, ay yung mag-Gibeonita ay pumunta sa Israel. Yeah, they disguised themselves. Sila ay nagpanggap. They act as if they came from far place. Sila ay kumilos na sila ay parang nagmula po sa malayong lugar. But Joshua was deceived by them. Pero si Josue po nadaya po dahil sa kanila. Joshua believed they are really the people came from the far place. Dahil si Josue naniwala po siya na sila ay talagang mga taong nagmula sa malayong lugar. The reason why Joshua was deceived. Ang ano po yung dahilan kung bakit si Josue po ay nadaya? Because he didn't ask to God. Dahil hindi niya po hiniling. He didn't pray to God. Hindi siya nananalangin sa Diyos. That's why he failed. Kaya po siya po ay nabigo. Right? Joshua chapter 9. Kaya Josue kapitulo 9. Joshua chapter 9 verse 14. Josue kapitulo 9 bersikulo 14. 14 hanggang 16. 14 hanggang 16 po. 14 Joshua chapter 9 14 hanggang 16 basahin po natin nang sabay-sabay. Kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. Si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila at hinayaan silang mabuhay. At ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila. Sa katapusan ng tatlong araw, pagkatapos na sila'y makapagtipan sa kanila, kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapit bayan at sila'y nanirahang kasama nila. Yeah. Verse 14 says, they did not ask counsel of the Lord. Sa verse 14, di ba, hindi humingi ng payo sa Panginoon. Yeah. Without asking to God, Joshua made a covenant with the Gibeonites. Nang hindi humingi ng payo sa Diyos, Joshua po ay nakipagpayapaan po at nakipagtipan sa mga Gibeonita. That's why later Gibeonites became the snare in Israel. Kaya po, naging yung mga Gibeonita po ay naging... Yeah, it was the only mistake of Joshua. At yan po yung tanging kamalian po ni Joshua. When we overcome the mountain, at first, we have to ask to God. Kaya kapag gusto nating mapagtagumpayan yung lupaing maborol, sa una kailangan nating humingi, tanungin ng Diyos. God, is it right? This mountain,
that I have to overcome? Diyos, tama po ba ito na ito yung bundok na aking mapagtatagumpayan? God, should I go this time? Pupunta ba ako ngayon? God, how can I overcome the mountain? Diyos, give me the wisdom. Diyos, paano ko mapagtatagumpayan ang lupaing mabarol na ito? Bigyan mo ako ng karunungan. Whenever we try to overcome the mountain, at first we have to ask to God. Kaya sa tuwing sinusubukan nating mapagtagumpayan po yung lupaing mabarol, sa una kailangan nating tanungin ng Diyos. Then you will not have also mistake. Pagkatapos hindi rin po kayo magkakaroon ng pagkakamali. You need to be careful. Kailangan niyo pong maging maingat. If not, you can also make some mistake. Dahil kung hindi po makakagawa din kayo ng ilang pagkakamali, then you will fail in evangelism. At kayo po ay mabibigo sa evangelism. So you have to ask to God the wisdom. Kaya kailangan niyong humingi ng karunungan sa Diyos. So you need to ask to God first before overcome the mountain. Kaya kailangan niyo munang humingi sa Diyos bago niyo po hilingin po yung bundok. But when you try to overcome the mountain, you can meet many problem difficulties. Pero kapag sinusubukan niyo pong mapagtagumpay yung lupaing mabarol, haharap po kayo sa maraming kahirapan po. Then you really experience, you really need God's help. Pagkatapos talagang mararanasan ninyo na kailangan ninyo yung tulong ng Diyos. At that time, you need to pray honestly. At sa panahon, kailangan ninyong magkaroon ng tapat na panalangin. Oh God, I cannot overcome the mountain. Oh Diyos, hindi ko mapagtatagumpayan yung lupaing maburol. I cannot overcome by my wisdom, by my power. Hindi ko mapagtatagumpayan to sa magitan ng aking karunungan at kapangyarihan. I really need your wisdom. Kailangan ko ang iyong karunungan. I really need your power. Talagang kailangan ko ng kapangyarihan mo. We have to kneel down to the Lord. Kailangan nating lumuhod sa Panginoon. Lord, this year I want to evangelize my family. Panginoon, ngayong taon nais kong i-evangelize yung aking pamilya. For my family, they are very stubborn. Pero yung aking pamilya, sila ay napakatigas. When I try to evangelize, they always persecute me. Sa tuwing ine-evangelize ko sila, inuusin nila ako. They don't change their heart. Hindi nababago yung kanilang puso. My power, my wisdom, so not enough. Yung aking kapangyarihan at karunungan ay hindi sapat. I only need your help for your wisdom. Ang kailangan ko lamang ang iyong karunungan. Please help me. Pakiusap, tulungan mo. You need to cry out to the Lord. Kailangan niyo pong umiyak sa Panginoon. In the Bible, there is one person who showed a good example, honest prayer. Kaya sa Biblia, meron pong naging halimbawa po na ipinakita po yung tapat na panalangin. You know who is this? Kilala niyo po ba kung sino ito? Jacob. Si Jacob po. You know where? Jacob was a very cunning person. Alam po natin na si Jacob po, napakatuso niya pong tao. But he became great man of God. Pero siya po ay naging dakilang tao ng Diyos. He became real blessed man. Siya ay naging mapalad na tao. He received a real blessing from God. Talagang tumanggap siya ng pagkapala mula sa Diyos. It was because of his sincere, honest prayer. Dahil ito po ay dahil sa kanyang sincero at tapat na panalangin. There was a time he had to return to his hometown from Haran. At may panahon na kailangan niyang manumbalik sa kanyang bayan doon sa Haran po. You know, well, he deceived his brother to get the right of a firstborn. Gaya ng inyong nalaman, tinuso niya yung kanyang nakatandang kapatid upang makuha yung pagkapanganay. He deceived his brother. Dinaya niya yung kanyang kapatid. That's why his brother tried to kill him. Kaya yung kanyang kapatid, dinais po siyang patayin. But it was at the time he had to return to his hometown to meet his brother. Pero may panahon na kailangan niya na pong bumalik sa kanyang sariling bayan upang harapin yung kanyang kapatid. It was the most difficult situation in his life. Ito po yung pinakamahirap na sitwasyon sa kanyang buhay. Because he still feared his brother. Dahil natatakot pa rin po siya sa kanyang kuya, kapatid. And then he sent all his family first. At ipinadala niya muna yung kanyang lahat ng mga pamilya. And he left alone. At natira po siyang mag-isa. At the time it happened, he wrestled with God. At nangyari po, nakipagbuno siya sa Diyos. Then it became the chance he could get the blessing of God. At nangyari na ito yung naging pagkakataon na makuha niya yung pagpapala mula sa Diyos. Genesis chapter 32. Genesis kapitulo 32. 32. Verse 26 hanggang 28, 26 hanggang 28, basahin po natin ng sabay-sabay.
Sinabi niya, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Yeah. It says, Jacob wrestled with God whole night. Sinabi po dito, sa buong magdamag ay nakipagbuno po si Jacob then sa Diyos. He said, right, 26, I will not let you go unless you bless me. Sinabi niya sa verse 26 po, hindi kita bibitawan malibang ako'y mabasbasan mo. Yeah. He eagerly desired the blessing. Talagang sabik po siyang makuha po yung basbas. Mm-hmm. Then God said, right, your name, verse 28, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. Kaya sa verse 28, sinabi ng Diyos, ang iyong pangalan na hindi natatawagin Jacob, kundi Israel. The reason, for you have struggled with God and with man and have prevailed. Ang dahilan ay, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. You are the one who overcome God. Ikaw yung nakapagtagumpay How sa Diyos. How can man overcome God? Paano mapagtatagumpayan ng tao ang Diyos? Yeah, we are completely weaker than God. Tayo po'y napakahina kumpara sa Diyos. But how can you overcome God? Kung gayon, paano natin mapagtatagumpayan ang Diyos? We can overcome God through our prayer. Mapagtatagumpayan natin ang Diyos sa magitan ng ating panalangin. Because our prayer can change the God's heart. Dahil yung ating panalangin ay makapagbabago sa puso ng Diyos. So in Hosea chapter 12, 3 and 4, it describes the wrestling of Jacob was a sincere prayer of Jacob. Kaya sa Hosea chapter 12 verse 3 and 4, sinabi dito na yung inilarawan yung pakikipagbuno ng ni Jacob kay sa Diyos. Okay, you find the Hosea chapter 12. Kaya hanapin po natin Hosea chapter 12. After Daniel, meron Hosea chapter 12, 3 and 4. Pagkatapos ng Daniel, meron pong Hoseas chapter 12 verse 3 and 4. 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa sinapupunan ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid at sa kanyang pagkabinata ay nakipagbuno siya sa Diyos. Siya'y nakipagbuno sa anghel at nanaig. Siya'y tumangis at tumiling ng pagpapala niya. Nakatagpo niya siya sa Bethel at do'y nakipag-usap siya sa kanya. Yeah. He wept, sought favor from him. Kaya po siya'y hinawakan at umiling at napag-usap sa kanya. Maybe he cried. Marahil siya po ay umiyak. He cried out. Siya po ay tumangis. Sought favor, it's a sincere prayer in Korean translation. Kaya po sa Korean translation, tapat na panalangin po. He did a sincere, honest prayer. Ginawa niya po yung tapat o sincerong panalangin. That's why his prayer changed the heart of God. Kaya yung kanyang panalangin po nakapagbabago sa puso ng Diyos. That's why he became a man who overcome God. Kaya siya po yung naging tao na nakapagtagumpayan ng Diyos. His name became Israel. Ang kanyang pangalan ay naging Israel. Yeah, we can also change the heart of God. Mababago din natin yung puso ng Diyos. God, I really want to get the mountain. Diyos, nais ko talagang makuha ang lupaing maburol na ito. But I cannot overcome the mountain by my own power and the wisdom. Pero hindi ko mapagtatagumpayan ang lupaing maburol sa magitan ng aking kapakalakasan at karunungan. God, please help me. Pakiusap Diyos, tulungan mo. I will not let you go if you don't allow this mountain. Hindi ako aalis hanggang hindi mo ipahintulot sa akin ang lupaing maburol na ito. Pray honestly. Manalangin kayong tapat. Yeah. That's the most important. Yan po yung pinakamahalaga. Yeah. It's clear. We cannot overcome the mountain God committed to us without God's help. Kaya napakalinaw po na hindi natin mapagtatagumpayan yung lupaing maburol na pinagkatiwala sa atin ng Diyos kung wala ang tulong ng Diyos. Anyway, God committed whole the Philippines to us. Gayunpaman, ipinagkatiwala ng Diyos ang buong Pilipinas sa atin. It's clear the will of God. Ito po ay malinaw na kalooban ng Diyos. We have to overcome whole the Philippines before our Lord comes again. Kailangan nating mapagtagumpayan ang buong Pilipinas bago muling dumating ang Panginoon. So we need to be more prepared, right? Kaya kailangan nating higit na maging handa. So try to follow the usual and proper life of Joshua. Kaya subukan niyo pong gawin po yung halimbawa na ginawa po ni Josue. And this year, let's overcome the mountain God committed to us. At ngayong taon ay pagtagumpayan natin yung lupaing maburol na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay, let's pray together. Kaya po tayong lahat po ay manalangin na.
Dear most friend, gracious Father, mahal at mabagin naming Ama, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Originally, we are a sinner who cannot help going to hell. Sa original, kami po yung mga makasalanang walang magagawa kundi matungo sa impyerno. But who we are, God committed a great mission to us. Pero ipinagkatiwala sa amin ng Diyos yung malaking mission. Especially God committed many mountains to us. Lalo-lalo na pinagkatiwala sa amin ng Diyos yung napakaraming lupaing maburol. Not only our family, but also whole the Philippines, God committed to us. Hindi lamang ang aming pamilya, kundi ang buong Pilipinas ay pinagkatiwala ng Diyos sa amin. Let us be more prepared as a man of God. Nawa ay maging handa, higit na maging handa kami na maging tao ng Diyos. Let us be more clean vessel before the Lord. Nawa ay maging higit kaming malinis na sisidlan sa harapan ng Diyos. Please use us as the instrument of gospel to overcome all the mountain in the Philippines. Pakiusap, gamitin niyo po ang instrumento ng Ebanghelyo upang mapagtagumpayan ang lupaing maburol sa buong Pilipinas. Please lead and bless remaining all the young adult retreat. At pangunahan niyo po yung natitirang oras ng young adult retreat. We only rely on your mercy and gracious. Nagtitiwala lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay.